nandito tayo sa isang sementeryo kung saan marami daw nagbigti. Alak. Ayaw magbigyan pambili ng alak nanay niya, yun, nagbigti. So mga kamaster, ito sasamahan tayo sa isang pinahirapan yung kanyang sarili bago tapusin ang lahat. Ay, ibig sabihin kayo mga sapulterero dito, no work, no. Ano sir, sabi mo? Pwede hindi ko man yan. Ayoko. Bakit may walis? Ah, para... Nilagay ko lang walis yan. Para pa diretso linis, no? So, ang nakalibing po ay pinanganak ng 2016, tapos namatay nitong 2022 lang ng ano, August. Isa pong batang babae, mga kamaster. Meron dito ng pagkain bago lang, no? Halalagay lang sir, no? Ah, baka favorite ito ng bata. Ano? Ay, ibig sabihin kayo mga sapulterero dito, no work, no pay. Okay lang ba nagbablog ako, sir? Binibidyo ko. Isang araw nyo, magkano inaabot? 300. Yung araw namin, 300. Pagka wala kayong gagawin, walang bayad? Dito, mag-awas kami, tatanggal kami ng lupa, yung pinagkukayan. Tapos pag living, may bayad din yun? Hindi, yung araw lang namin nun, wala yan. Bawa, living dito yung lola ko. So ngayon, babayaran namin kayo. Babati sa opisina. Opisina po. Sa opisina. Pero yung sa mga extra-extra na bawa, pagpapalinis kada nicho, magkano yung inaabot? Mayroon ano, may bibigay sa amin. May isang libo, mag-bibigay yan. Yung maintenance sa ano, rotya. Maintenance na yun. Okay. Sige, be, sagot ko yung isang araw nyo. 300. Merienda nyo. So ito pala sir, wala kayong ano na feel naman na kakaiba dito. Parang ganun. Wala naman. Ah, wala naman. Dapat meron eh. wala daw ano sir kasi. Oo. Kasi wala talaga. Kung wala ay wala talaga ano. Kasi kung meron naman, meron talaga. Yung nilibing ba si Tyrone Perez diyan sir, maraming nakipaglibing. Ah, maraming tao. Dabi talaga. Oo, marami. May mga artista kayo nakita. Sino nakita mong artista? Ay, hindi ko gaano mga kasama. Oh, di ba? Ay, yung mga kasama sa Starstruck. Sila Sheila. Hindi ko ma... Sheena Halili. Nalilarkado. Ah, nagpunta rin si Jeneline. Oh, hindi yun namin ma... Oh, sa mga kasamahan po ni Tyrone Perez sa Starstruck before, ito po, pupuntahan natin yung kanyang puntod ngayon. At titignan natin yung kalagayan kung nadadalaw pa ba. Pero, hindi, normal na rin naman kasing hindi nadadalaw. Kumbaga tayo, para lang sa mga fans... na gustong makakita. Kumbaga ito, request lang po ito. Tsaka syempre, may kinalaman, puro mga sikat po kasi yung binablog ko. Kaya lang walang kababalaghan, dapat kasi meron eh. Kahit yung nararamdaman? Wala. Eh baka manhid na kayo. Tao ko na sa Polterero dito, sir. 7. Anong name mo? June. Ikaw, sir? Marvin. Marvin, taga dito kayo sa Tarlac? Dito ako sa Concepcion. Concepcion talaga. Tapos itong cementerio to, ilang taon na to? Tinayo 1991, di ba? Di ba nag-research agad? Ay, pwede bang makita? Pero hindi lang i-blurred natin yung ano. Oh, talaga may po sila. Sinaksak yung sarili niya? Paano? Bi o bigte? Una na. Sinugatan yung sarili tapos. Siguro masakit. Huwag niyo babakitin yung pangalan na. Una sinugatan yung sarili. Oh, sinaksak dito. Ay? Sa sentido? Sarili niya? Oh, ay, hindi. Ang kaya, nakaya niya? Ay, talagang dito nga. Bakit? Ano raw po yung dahilan sa tingin nyo? Ang tingin niya. Talagang ano, may marites. Dahil sa bawal na gamot. Oo, tama. Oo, sige, puntahan natin yung punto din, no? Bago natin puntahan yung kay Tyrone. So, mga kamaster, ito sasamahan tayo sa isang pinahirapan yung kanyang sarili bago tapusin ang lahat. Diba, no? Parang masyado niyang ginawang brutal yung sarili niya. Ah, ito ba yun? Ito ba yung kaninang may umilasing? Ayun. Hala. Oo, yung kaninang, ito yung nagmumulto daw.
So ito guys, makikita nyo yung puntod niya. Ah, sabi nagmumulto daw. Sa kanila. Sa kanila. Pero dito wala akong na-feel. Wala naman. Kasi nandun na sa ilalim siya. Oo, hindi. Siyempre, yung ibang sa peltero na kausap ko, nag-vlog na rin ako sa Davao before. Yung Davao, layo yun. Oo, yung ano, yung cementerio ng Davao, na Japanese cemetery din. Doon sila nakakarinig naman ng alingaw-ngaw ng ano. Yung parang may nagpupok-pok daw. So ito guys, huwag natin masyadong i-blurred na lang natin. Sa libingan niya, asan po dyan? Yung turo niyo na lang po. Turo, turo. Huwag niyo pong banggitin. Ah, iyan. Ay, bago lang. Oh, bago lang po. December 2022 lang siya namatay, guys. Teka, hindi natin papakita kasi. Asan dyan? Ito, ito, ito. Iyan. So, December 6, 2022 siya, ano, namatay. Saan daw po ito nakakita? Sa bahay nila. Sino nakakita ay, daw po? Ito, mga kapatid niyan eh. So, ito yung puntod niya. Simple lang din. Tapos dito, ililibing, chinugi yung kanya sarili. Tapos may makikita ka dito mga upos. Yung piriksin din. Tapos meron din dito ng ano. Ano, totoo ba ito? Ito ang alak. Sir, pagka ganyan may ano, natry nyo na bang uminom ng ano? Ay, hindi namin inumin ito pag nakabuko, sir. Pero kung talaga... Pag nakasara? Pag nakasara, inumin namin, sir. Masyadong totoo si sir, ha? Ah, ibig sabihin, sir, ito eh, nakita na lang doon sa kwarto, ganun. Oh. Tapos anong ginawa? Hindi ba foul play? No. Ito nga, oh. Tapos dito sinakit. So, paano nalaman? Napatunayang nagpakamatay. Ay, ano, sabi naman sa mga magulang, oh. Hindi ba siya pinatay or ano? Pinatay. Sarili na pinatay. Nagpakamatay siya. Oo. Tsaka sinaksak pa yun dito na eh. Para mamatay siya, sinaksak yun dito. Anim nga ang tama niya. Anim? Dalawa dito, apat dito. Oh my gosh. Ano ko makakita? Yung kanyang puntod guys. Kasi naabutan ko yung ano lalaki na parang medyo lasing kanina. Tapos sabi niya, bantayan mo, sabi, di ba? Yung pala yun, siya pala yun. Sige sir, salamat. Puntahan ko na lang yung ano. Oh, yun doon siya. O, ate yung grasya. Ano yun, ate? Merong grasya, no? Ito sir, tig 300 kayo. Tapos, nasun itong dalawa? Arnel at saka ay Bob, ay Bob. Ito yun, sir. Oh. 300 ka. Thank you, ha. Nagawin na natin ano. Tig 200 yung dalawa. Ito to. Ay, nalaglag. Oh, yan. 200 na kayo. A few moments later. Teka, mamaya bigyan ko yung sticker. Sige sir, salamat po. May nagbigti dito? Oo, marami na nyo kami nalibig. Yung bata. Pero dito ginawa sa sementeryo, hindi? Hindi, sa bahay nila. Sa bahay nila. Bata pa? Ilang taon? Ano, 16. Tapos yung sa 21 niya. Ano dahil? Dahilan? Bully or ano? Sabong. Sabong? Online sabong, tapos yung isa. Ah, online sabong. Oh, mga kamaster, delikado talaga yung online sabong na yun eh. Pero... Yung isa sa cellphone lang. Ayaw biling pa ni nanay niya. Ah, ayaw ibigay ng... Ayaw ibili ng cellphone. Ayaw ibili ng cellphone, ngayon. Ay, naku po. Tapos, yung dun naman, sa alak. Ayaw bigyan pambili ng alak nanay niya, yun, nagbigti. Alak naman? Ba't ang dami nagbibigti dito? Pwede makita yung dito yung sa cellphone? O, huwag na lang natin ipakita yung ano. Ito, puntahan natin saglit guys. Total, nandito na tayo. Bago natin puntahan yung puntod ni Tyrone Perez, samahan nyo muna ako dito sa mga kinuwento nila, mga sepulturero na nagbigti daw, mga libingan. So, parang ang title pa nito, libingan ng mga nagbigti. Opo. Anong taon? Ay, ito pa nga sa una. So, yung pinanganak po siya. Ito na yung kanyang puntod. Itong... 2004, oo. Tapos namatay nitong... Or nagbigti raw nitong 2021. July 17. Ako po, bata pa. Lalaki po, guys. Justin yung pangalan. Bismillah.
Shout out sa mga Justin. Ako po, huwag kayo magpapakamatay mga Justin. Hirap nung ano. Akala kasi ng iba pag magpapakamatay. Ano naman po yung isa? Sabong. Kasabong? Ay, magkatabi. Kabarilan yan. Magkakilala? Oo. Kabarilan yan. Magka? Kakilala. Isang baril nila. Isang baryo sila? Kapit bahay nila. Magkapit bahay? Ay, oo. For ano po kasi hindi natin dito sa kabila. Isa, Jericho. Jericho ang pangalan. Lalaki din. Yan, pinanganak po siya nitong 1998 at nagpakamatay ditong July 2021. So, nauna yung isa. Oo, July 7 yan eh. Ito, ano? July 21. So, 2 weeks after nitong isa, may nagpakamatay namang isa. 2 weeks. You know? Isa po siyang ano guys, INC. Ano na, pagkapatay sa pagkalitan sa nanay. Yung pinagalitan naman ng nanay. Sige, para maano, saglit lang sir, pasensya na ha. Hindi ko ba kinestorbo? Tapos pag, ay, ito yung makasara nila eh. Pinanganak nung 1999. Lalaki din. Ba't puro lalaki? Nagbigti rin. O na. Ito yung nanghihingi raw ng alak. Paano nyo nalaman? Tinatanong nyo sa kamag-anak talaga. Invento nung kaibigan. So ito naman Ronald ang pangalan guys. Nagbigti din siya. Tapos pinanganak po siya itong 1993 at namatay nung 2021 naman. July 2 naman. Eh di na una ito. Iisang baryo din. Hindi ah. Grabe no. Yung kanyang bibig niya. Dito tayo sa isang sementeryo kung saan marami daw nagbigti. Oo, na inilibing. Ito. Nakita ko rito. Ano to? Nalaglag lang o ala? Ang galing no, saktong-sakto. Nalaglag lang siya. Tapos ito yung ano, puno. Sir, narinig niyo ba yung umubo? Narinig ako umubo. Ako lang naman dito eh. Ang itaw pala. Sige sir, thank you sir. Nasaan yung nakalibing na hapon sir? Na sinasabi niya? Diretso pa? Doon. Okay. Sige sir, salamat. Ibig sabihin wala naman ditong nilibing na yung mga talagang panahon ng araw na ng hapon. Wala po. Pero may nalibing na dito. Iba't tinawag siyang Japanese cemetery? Eh? May ari po dito hapon. Ay taray. Sige po. Sige sir, salamat. Okay. Puntahan ko muna itong kay Tyron. So si Tyron Perez, isa siya sa Starstruck Avengers. Bumanaw si Tyron Perez noong 2011. Hindi pa rin daw makapaniwala ang buong pamilya sa sinapit ng kanilang pinakamamahal na bunsong anak. Hindi ko kayo naniniwala. Kinuha niya ang buhay niya. Hindi naman nagpakamatay yun. Hindi na gawin nagpakamatay. Maging ang pinakamalapit na kaibigan ni Tyrone, puno raw ng pagdududa. Para sa akin po, hindi po totoo nagpakamatay siya. Imposible po, kasi po ang kapatid ko may takot po siya sa Diyos. Ito. Ang tunay pala niyang pangalan, mga kamaster, ay... Yan. Jojo Tyrone M. Perez. Wala siyang picture. Yan. Shout out po sa mga dating kasama ni Tyrone, sila Jeneline Mercado. Tama ba? Kabatchmate niya ba yan? Pero i-search ko na lang. Sino ang hindi na dapat mag-survive tonight at bakit? Your timer starts now. Bakit siya? Alin Tyrone? Sino ang hindi na dapat mag-survive tonight? Para sa akin, si Anton. Kasi si Anton, siya yung hindi nakapasok sa Final 14, saka... Kasi medyo parang
humangin siya at napansin rin po yun ng iba. Jojo Tyrone M. Perez. So, pinanganak po siya noong September 14, 1984. Tapos namatay naman siya, or sinasabing nagpakamatay daw nitong December 29, 2011. So, 2011, Tyrone Perez was found dead inside a car in Valenzuela City. Kung mabalitaan ko yung nangyari, medyo disbelief muna, ganyan. Parang senseless din kasi. Ang anggulong suicide, may anggulong pinatay. So parang hanggang ngayon, wala pa rin resolution kung ano diba? So hindi natin napaalam. Ayon pakamatay o may gumawa ng masama sa kanya na masalimuot. Tyrone Perez. How will Tyrone be remembered? Siya, diba? Starstruck siya, diba? Ba nagbantayan, pwede bang ipakulong na yun? O kaya i-demanda natin? Tyrone. Medyo nangihina ako. Well, we can remember Tyrone na guwapo. And then later on in his career, medyo napunta rin siya sa pagpapasexy. Pero... Initially, it wasn't confirmed if he committed suicide or not. It's all over the news, diba? So, 23 years. Ah? 13 years? Tama ba? 13 years na siyang patay. Parang kailan lang, ano, ang bilis ng panahon talaga mga kamaster. Yan si Tyrone. Tapos may kasama po siya rito. Parang I think it's nauna sa kanya ng 2 years. I think it's kanya. So magbe-birthday siya sa December pa naman. So ang edad na niya ay 39. Pero nung namatay siya, less natin 1984 less 2011 yun ay 27 lang magpakamatay. Ay, may mga extra pala tayo dis. Nanonood pala sila sa okay. Mahalaga ang iyong komento. Sa iyong palagay, si Tyrone Perez pa ay tinapos ang kanyang sariling buhay, o talagang merong tumapos na iba sa kanya? Malaking katanungan ito para sa mga sumusuporta sa kanya, hindi lang sa kanyang pamilya, na sumisigaw pa rin ng hustisya at pag-asa. Pero ganun pa man, Diyos lamang ang nakakaalam, at sana Diyos din ang sumagot ng lahat. Saan man naroon si Tyrone Perez, ay sana nasa katahimikan na ang kanyang kaluluwa. So, yan. Mapapansin nyo, halos pare-parehas lang din yung style ng libingan dito. Malapit po mismo dito sa eksaktong puntod ni Tyrone Perez. Isa po siyang starstruck. Hindi siya survivor eh. Yung para siyang Avengers, parang doon tawag nila. And then, siya yung hindi siya nakapalad na ano. Pero may mga spekulasyon na sinasabi yung iba na parang nabiguro sa pag-ibig itong si Tyrone. Kaya raw, sabi nila, di umano, na ano raw, kumbaga parang heartbroken, kaya umabot sa ganun na nakita na lang siya sa loob ng kanyang sasakyan, mga kamaster. So parang ngayong araw na ito, dalawang tao na saktong story na tinapos yung kanilang sarili dito sa sementeryong ito. Ang nakalibing, oo. Hindi po mismo dito. So ito siya, dito siya nakalibing sa sinasabi nilang Hapon Cemetery. Oo. Dito po sa Concepcion Tarlac. Kung taga Concepcion Tarlac ka, paki-share naman, paki-like. Kahit hindi ka taga Concepcion. At huwag mo kalimutang mag-subscribe, mga kamaster. Diba? Parang tayo, kahit sabi mo, dumaan tayo sa yaman, dumaan tayo sa kahit ano pa bang ano ng mundo, estado natin, mayaman mahirap, iisa lang din patutunguhan sa buhay na tayo ay balang araw makakarating din sa hukay. Kaya tayo, abang nabubuhay, pahalagahan yung buhay natin. Hindi natin dapat itong sayangin sa mga kung ano-ano pa mang mga bagay. Mag-focus tayo sa paggawa ng mga mabuti sa kapwa para ang biyaya tuloy-tuloy lang, mga kamaster. At hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At sana huwag niyong kakalimutang
i-share or i-like yung mga video natin at panoorin din yung mga playlist natin dyan sa ibang bata. Maraming salamat at ingat kayong palagi. God bless you all. Thank you. Una sa lahat po, natatakot po ako sa Diyos. First.